Isdang may ngipin at isdang lumilipad. Lumangoy at bumida na ang mga yan sa AHA. Isa na namang kakaibang nilalang ang ating iimbestigahan ngayong umaga, mga ka-AHA. Guys, pakicomment kung anong tao si isda na to. Dahil ang balibalita, dito sa Batangas meron daw ditong isdang may paa. Ay, ang tigas niya, oh. Pati yung kalsis niyang kapal. Something fishy. Sa nag-uumapaw ng mga biyaya ng katubigan dito sa Batangas. Guys, pakicomment kung anong tao si isda na to. Sino kakaalam kung anong klaseng isda ito? Ngayon nga lang daw nakita ni Edmar ang isdang ito. May kamil pa. Kulay orange. May makapal na kaliskis sa bandang ulo. At misto lang may mga paa. Kakaiba. Hindi ko po maano kung ano isda. Parang lapu-lapu yan. Sino kakaalam kung anong klaseng isda ito? Bale, yun po ay binigay lamang po sa akin ng aking katrabaho. Kasi hindi nga niya po luto eh dahil hindi niya kilalang isda. Kaso nga lang po nung nakita ko yung isda, parang nakakatakot po. May suot na ganun, kaliskis niya, makapal. Isda nga ba talaga ito o baka namang ibang uri pala ito ng yamang tubig? Bibitingin muna namin kayo sa matinik ng kasagutan. Mula sa kakaibang isda, ang hahanapin naman natin ngayon ay isang rhinoceros na may dalawang sungay. Dito sa Kuay Kambas National Park sa Indonesia, isinilang isang baby Sumatran rhino. Himalang may tuturing dahil ang mga ganitong species, critically endangered na raw o malapit ng maubos. Ang Sumatran rhinos ang pinakmalit na rhinoceros na namumuhay sa kasalukuyang panahon. Ito rin ang nag-iisang Asian rhino na may dalawang sungay. Nababalot sila ng mahabang buhok na tulad sa woolly rhinos na extinct na for 12,000 years. Sa dinami-rami ng mga buhay ang nakita ko na, I mean sa pictures, hindi naman na close and personal, no? Ang isang ito ay sobrang kakaiba. Wala raw kasi itong muso. Langoy naman tayo sa Florida sa USA. Gumapang ang pagtataka ng mga netizen matapos mag-trending ang isang maliit na alligator na wala ang kalahati ng kanyang upper snout o yung mahabang muso. Kaya naman binansagan itong snoutless alligator. Ang hinala ng mga eksperto, posibleng napalaban daw ito sa iba pang buhaya. O di kaya sumabit sa bitag, kaya naputol ang upper snout nito. Mabuti na lang at na-rescue ang kawawang buhaya. At kinupkop sa isang crocodile shelter. Pinangalanan itong Jolene. Ngayon, balik tayo sa kakaibang isda na kaya raw maglakad sa dagat. Kaya kung minsan ay napagkakamalang din daw itong maliit na buhaya. At tinatawag pang crocodile fish dahil sa matigas nitong kaliskis. Matapos may pagtanong ni Edmar ang kakaibang isda. Agad niyang itong pinulutan. Napagalaman ko po doon sa pang-shirts ko, doon sa Facebook po. Mga parte ng Mindanao po, ang dami, madami. May mga video po sila na iniihaw, tapos ginagataan, sinisinigang. Kaya nung nakita ko yung video nila, hindi na ako niluto ko na rin yung isda. Ang isdang kaya raw maglakad, tinatawag na Minya Pinya o sa Ingles, Armored Sea Robin. Binansagan din itong walking fish dahil hindi tulad ng ibang isda na kadalasan ay lumalangoy lang, ang Armored Sea Robin, mas pinipili raw maglakad gamit ang kanilang mistulang maliliit na mga paa. Pero ang totoo, ito ang kanilang spine na bahagi rin ng kanilang palikpik na nagbago dulot ng evolution. Sila ay madalas na natatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng dagat o seafloor. Meron around 50 species ng armored sea robin sa buong mundo. Karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa Pacific, Indian at Atlantic Ocean. Pero ligtas nga ba itong kainin gaya ng ibang inuulam nating isda? Nayawot, nakain sila. In fact, nahuhuli ito sa maraming parte ng bansa. At ayon naman sa International Union for Conservation of Nature, stable at hindi naman daw nanganganib ang bilang nito sa wild. Sa lawak ng ating karagatan, tiyak malalim-lalim pa ang kinakailangan nating sisirin para matuklasan ang iba pang uri ng isda sa mundo. Pero bago lang takaan, tiyakin munang ligtas at may sapat tayong impormasyon para hindi tayo malunod sa kapahamakan. Aha!
Siya si Jonas, isang batang mahilig magbasa ng mga kwento tungkol sa dragons. Pero sabi sa kanya ng matatanda, mythical creatures lang daw ang mga ito at nag-i-exist lang sa mga libro. Ang hindi nila alam, meron pala talaga nito in real life. Talaga ba, Kuya Drew? Totoo nga, Jonas. At meron tayo dito mismo sa Pilipinas. Ito ang Philippine Sailfin Dragon. Magaspang na balat. Mahabang buntot. At nanlilisik ng mga mata. Ito ang Philippine Sailfin Dragon. Sabi nga ng iba, kamukha raw nito ang fictional monster na si Godzilla. Pero ang totoo, harmless naman ang mga ito. And they only grow from 2 to 4 feet. Ang mga lalaking sailfin dragon ay may fan-like sail o buntot katulad nito. At dito nila nakuha ang pangalan na sailfin. Habang mga babae naman ay may mas maliit na ulo compared sa mga lalaki. Sa isang zoo dito sa Rizal, makikita ang mga ito. Sila ay isang uri ng lizard na ang generic name ay Hydrosaurus, which translates to water lizard. Water loving kasi ang mga ito. Meron silang padded foot o flat na mga paa para makatulong sa paglalakad nila sa tubig. Kadalasan daw sila pumupunta sa tubig para matakasan ang predators. Speaking of predators, meron din silang mala superpowers na kaya nilang malaman kung may predator nang papalapit sa kanila. Meron kasi silang parietal eye na nagsisilbing third eye nila at nakalagay ito sa ibabaw ng kanilang batok. Malalaman daw nilang may predator nang papalapit kapag nabablock ng light source nila. That's how they can detect movements around them. Cool! Wala pong ganyan sa mga dragon stories na nabasa ko, ha? Kung natuwa ka naman dyan, aba, mas matutuwa ka pa siguro sa nakita namin. Sa isang barangay sa Misamis Oriental, may nakilala kaming mag-asawa na nagbabantay raw sa almost 200 na sailfin dragons. Ito ang barangay Lower Solana sa Misamis Oriental. At dito nakatira ang pamilya na nagbabantay sa sandamakmak na sailfin dragons, o ibid kung tawagin din dito. Ito si Tita Alma at Tito Rodolfo. At parte na ng araw nila ang pagpapakain sa mga ibid na nakikita malapit sa bahay nila. Noong 2002, nakita niya yung ibid dito sa ibaba. Nagisan niya siya ng balat ng saging, tapos kumain din siya. Tapos tuloy-tuloy na din siya na pinakakain na namin sila. Kumain siya ng kangkong, saging, tinapay, isda. Mula noon, parami na parami ang bumabalik sa kanila at parabang naghihintay ng pagkain. Hindi nga nila namalayan na umabot na pala sa more than 100! Mabuti na lang at ang mga alaga nilang pusa, silang din nakasama ang mga ito. Now, ang susunod na ikukwento namin sa inyo might sound like it's taken from a fairy tale book. But I assure you, hindi to chismis. This is for real. Noon daw ay talamak ang mga hunter sa lugar na ito. May mga nagdadala pa ng mapanganib na armas, habang iba raw ay nagtatago at naghihintay pa sa ilalim ng mga puno para lang mahuli ang mga ibid gamit ang net. Pero dahil sa halos araw-araw na na-encounter nila sa mga ibid, napamahal na raw sila sa mga ito. Sinasaway ko sila kasi di man ako makapagsalita ng Bisaya, so Tagalog. Tapos ayaw nila magpaawat ba? Nikang dinalhan ko sila ng sundang. Ayon sa International Union for Conservation of Nature, o IUCN, nasa red list of threatened species ang Philippine sailfin dragons. Ibig sabihin ito, vulnerable o high risk na ang mga ito sa wild. Kaya dapat ay maprotektahan ang mga ito. Wala kaming magawa, kaya ang ginawa may inlinapit mina sa DNR, tapos sa probinsya, ay sa province, tapos dito sa Hasaan LGU. Pinakinggan naman sila at pagkatapos ng 2 years na proseso, idineklara na ang lugar na ito bilang critical habitat for the Philippine sailfin dragon. Para naman sa mga gusto mag-alaga ng amazing animal na ito, as a pet, ito ang sabi ng mga eksperto. Hindi sila pwedeng alagaan ng walang permit because meron tayong existing law
which is the RA 9147 or the Wildlife Act of the Philippines. Yung mga individual lang na nakakakuha ng permit o makakakuha ng permit ang papayagan ng gobyerno makapag-alaga because ang mga hayop na ito is vulnerable na or na nanganganib ng maubos. Ngayon ay itinuturing silang caretakers of the Philippine sailfin dragons. 20 years mula ng kanilang first encounter, patuloy pa rin ang pangangalaga at pagpoprotekta nila sa mga ito. Sana kung makakita kayo ng mga hayop na hindi kayo pamilyar sa inyong paningin, sana huwag niyong sasaktan or lalong-lalo na huwag kakainin. Tapos dapat gawa ninyo ng paraan na mapalapit sa inyo or mapaamo ninyo ang isa kang mananap para maprotektahan sila ba? Sa ngayon, tahimik nang nabubuhay ang mga tao sa lugar nila kasama ang Philippine sailfin dragons. I guess we can say, and they lived happily ever after. Ito na po ata ang pinakapaborito kong kwento tungkol sa dragons. Naku, kung makakapunta po siguro ako doon, dream come true! Totoo ba, Jonas? Balitaan mo na lang kami if ever, ha? Sama ko! Aha!